Naman tayo po lahat ay manalangin, samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. O buti kilat mo pagpala namin Diyos, ang maraming banal, mahal namin Panginoon Jesus. Lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa iyong pagsama sa amin, sa iyong patuloy na paglangis, sa iyong banal na gawain ng Diyos. Hallelujah. Mahal po yung sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang bang Elisa, Wilisrada Almeda. Patawarin mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po, Diyos, maglangis yung banal salita. Ikaw magbukas ng pangunawa ng bawat isa, mahal po yung tulungan mo po. Magiging bang lingkod, may pangarap mga salita mo. Puno po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumaamin ka, Diyos, sa hapon na ito. Sa makapangyarihan, pangalan mo, mahal na Panginoon. Aming sinasulat din mo ang mahadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumayan sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pray po ating dakilang Diyos, minamahal. God bless you po at minamahala. Aking mga pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagliwalhati, pagdakila, parangal ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas ang palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos at minamahal, nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang po sa ating dearly beloved noble pastor, Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of a loving God. Salamat po sa mahal na Panginoon na meron po na tunay na man of God na binigay ang ating mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon. Minamahal upang tayo pong lahat ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kayo din po minamahal pag-alaala sa mga turo, aral na iniwan po sa atin ating dearly beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeda. Minamahal at praise the Lord, din natin malimutan yung mga aral na po na yan. Minamahal at hindi binapagkalam ang ating dobling pagalang. Praise the Lord at hindi po sa kalambong sambayan. I give double respect to Bilamid Almeda family, sa mga Bilamid Almeda children po, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor. At minamahal, magandang hapon po sa lahat po natin mga Bilamid ordained preachers, Bilamid preachers, sa lahat po natin mga Bilamid co-workers, sa lahat ng mga choir members po, minamahal, at sa lahat ng mga musician, sa inyo pong lahat, minamahal, kung makabatid, maging sa mga nanonood po sa webcast through internet, mga minamahal, binabati ko po kayong lahat, minamahal, na magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. At kagaya po ng ating nakasanayan, minamahal, na binabati ko po kayo ng Merry Christmas. Bagamat ang Christmas sa atin ay hindi lang po December, kundi araw-araw ay Pasko sa mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord! Merry Christmas po at Happy New Year, minamahal. Advance, minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang napakabait po ng ating mahal na Panginoon sapagkat maging kami mga minamahal ng mga manggagawa po ay sa pangunang panalangin ating mahal Ebanghelista Wilisrada Almeda, talagang nandun po yung ating pag-iyak sa mahal ng Panginoon, minamahal, na may daos po na matagumpay ang ating church anniversary, na matapos po yung ating bahay sambahan, at minamahal, maging maayos din po yung pagdaraos. Tunay po na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala po tayong lahat, mga minamahal, sa ating pong nagdaang church anniversary. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At bagat mayroon pong mayroong bagyo na dumating, mga minamahal, kaya iba natin mga kapatid medyo na-stranded po sila. Pero mabait talagang mahal na Panginoon dahil yung bagyong kabayan, mga minamahal, pag landfall niya sa Davao, humina po, mga minamahal. Imbis bagyo, naging low pressure. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po na kaya. Amen. Amen. Naka-uwi po rin ating mga beloved na mga brethren, ating mga beloved co-workers po. Naka-uwi silang lahat, mga minamahal, ng maayos. Kaya iba talaga, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating mahal Ebanghelista, Beloved Almeda children, iba po talaga na pag nakikita po natin yung pagsama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po lang mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. At ipo talakayin sa hapon ito, minamahal, is the essence of Christmas. No? Essence means the significant element, quality,
or aspect of a thing or a person. No, essence means the bottom line ng Christmas, minamahal. Why we celebrate Christmas? Pinaka-centerpiece o yung core, mga minamahal, yung pinaka-heart, reason, mga minamahal, nagsa-celebrate po tayo ng Christmas. Sapagkat alam nyo po, mga minamahal, hindi maiwasan na yung mga issue o mga nagsasabi yung tamang date. Wala daw po sa tamang date yung December, mga minamahal. So, maaring hindi natin matatagpuan sa Biblia at wala rin nakapagsasabi ng tamang date ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. So, halimbawa, kagaya niyan, hindi natin alam yung exact date ng kapanganakan ng mahal na Panginoon. Pero ang napakaganda, alam natin yung dahilan bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos sa araw ng Pasko. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat yun nga po, wala rin makapagbigay ng eksaktong date. Maaring ang mahal na Panginoon po ay pinahintulot niya yun na hindi niya ibigay yung exact date. Kaya baka yung petsa yung masyado nating bigyan ng halaga, yung petsa yung masyado nating bigyan ng pansin, kagaya po ng ibang mga paniniwala, minamahal, talagang yung araw na yan, sasamba po sila. Meron naman po, minamahal, nagsasabi na wag kayong magsamba sa araw na ito kasi yung mga ating nakagisnang reliyon, mga minamahal, ito yung araw na kanilang pinili na pagsamba. Kapag sumasamba rin kayo sa araw na ito, kagaya halimbawa ng Linggo, mga minamahal, nasasali kayo sa kanila. Pero alam naman natin, mga minamahal, yes, sumasamba tayo sa araw ng Linggo. Ngayon, mga minamahal, Sabado, hindi po Linggo ngayon. So, ibig sabihin, hindi araw ang sinasamba natin. Amen po ba? Hindi araw ang itinataas natin. Hindi araw ang niluluwalhati natin. Ang ating pinupuri, ang ating sinasamba, ang ating niluluwalhati, ang may likha ng lahat ng bagay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katulad na katulad din po niya yung tinatawag na essence of Christmas, mga minamahal. Why we celebrate Christmas, mga minamahal? Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabagat sa araw ng Kapaskuhan, nang ipanganak po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, this was the day that peace was proclaimed to those who have found favor in the sight of God. Peace was proclaimed to those who found favor in the sight of God. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, nang araw na ipanganak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ito daw po yung araw na pinroklama ang kapayapaan sa mga kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, pagtaglay-taglay mo ang kapayapaan na ito, ikaw ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At kung ikaw ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon, taglay-taglay mo ang kapayapaan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ito po yung araw, yung ipanganak ang mahal na Panginoon. The day He was born, that was the day that peace was proclaimed to those who have found favor in the sight of God. Luke chapter 2, verse 13 to 14, mga minamahal. Lucas 2, 13 hanggang 14. Amen. The Gospel according to St. Luke chapter 2, verse 13 and 14. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Minamahal, ang sabi po sa Tagalog, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit. No? Karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya nagsiselebrate po tayo ng Christmas, minamahal, dahil mula ng araw na makilala natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, yung hinahanap nating kapayapaan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng pinagpalapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat nakatanggap ng kapayapaan na ito.
Everybody say praise the Lord. Yung bang, yes, minsan nag-aalala tayo, minsan tayo nawo-worry na nababahala, mga minamal, sa mga problema, pagsubok na dumarating. Pero mga minamal, wala tayong ibang tinatawagan kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamal, napatunayan na natin for how many times, ilang beses na po mga minamal, maging mga panahon na mga emergency o yung panahon minamal na biglaan mga minamal. At tunay po mga minamahal, hindi tayo binibigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kagaya po yung kapatid natin mga minamahal na nung panahon ng COVID, biglang pag 10 days, bigla siyang nagka-COVID mga minamahal. Tapos nangayayat po ang ating mahal na kapatid na yan mga minamahal sa dako ng Saudi Arabia. Tatlong hospital. So confirm na may COVID siya minamahal at namaya, tapos kinonfine po siya minamahal. Mabuti na lang may internet po doon sa isolation room na kung saan inilagay po siya minamahal. Dahil nakakatakot po yung COVID ng mga time na yon mga minamahal. Pero mga minamahal, bagamat siya nag-alala, pero nag-try siyang humingi ng backup prayer mga minamahal. At kahabagan, pinagpala po ating mahal na kapatid dahil na-contact niya po ating beloved minister Wilde James hanggang sa naipaabot po ito sa ating mahal na pastor. At totoo po, parang nagdahilan lang dahil pinagaling siya agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kapag makakarinig ka ng ganitong himala at magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng kapayapaan dahil alam mong hindi ka iiwan ng mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Totoo po. May mga kapatiran tayo on the way papunta sa gawain. Kasi minamahal, madali nating maging service motorsiklo kasi alam nyo na, mura, medyo menos ang maintenance, pero minsan delikado, no? Mga kapatiran natin papunta sa gawain, biglang nag-cross, pag-cross nila mga minamahal, accidentally nabangga ng truck. Naipit yung mga paa nila, natumba yung motorsiklo minamahal, napunta sila sa ilalim ng truck minamahal. Hindi naman talagang ilalim na ilalim, pero yung mga paa nila, nandun na po sa ilalim ng truck. At natumba sila, tatlo po sila minamahal. No, yung ating mahal kapatid plus yung dalawa niyang anak. Minamahal, grabing himala ng mahal na Panginoon dahil nung sila'y tumayo, walang fracture. Nakatayo sila ng maayos, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal. But everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kahit sa panahon ng emergency, emergency din ang tulong ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Makapalakpak po tayo sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Kaya, kahit saan tayo pumunta, payapa tayo, hindi tayo natatakot, mga minamahal, wala yung pangamba natin. Bagamat minsan bilang tao dumarating yung pangamba natin, pero naranasan na natin na hindi tayo iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpala, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po na nakaranas ng pag-iingat ng mahal na Panginoon, taas ng kamay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, everybody say praise the Lord. Lahat tayo mga mila karanas ng pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kung sakasakaling hindi mo pa naranasan, may mga ilan na hindi pa nakaranas, manalangin po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Mahal po, ipakita mo sa akin yung makaranas ako ng pag-iingat mo. Minamahal, no? Baka iba natatakot na baka ano ba yung mangyari. Minamahal, huwag po kayo matakot mga minamahal. Matakot kang magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pagtapat ka, kasama mo ang Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo nagsa-celebrate ng Christmas dahil sa kapayapaan na meron po tayo, na may Diyos tayong provider, may Diyos tayong protector, minamahal, may Diyos tayo na healer, may Diyos tayo na tumutugon sa panalangin. At sabi ng Biblia, minamahal, ang mahal na Panginoon, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. He is the Prince of Peace. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin mga minaw, pagkasama mo ang mahal na Panginoon, talagang payapa ka. Kaya magugulat po ang ilan sa atin mga minamahal, kahit may problema tayong pinagdaraanan, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, kung ano man yung ating mga pinagdaraanan, minamahal, dahil nandito pa tayo sa lupa, hindi talaga mawala yung problema. Pero nagtataka ka mga minamahal,
oras ng gawain, araw ng gawain, nagbibihis ka, naghahanda ka, inuuna mo ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil alam natin ang mahal na Panginoon ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, misa nag-change tayo ng araw, mga minamahal, dahil nga po sa sitwasyon, mga minamahal. Pero anumang araw tayo sumamba, sa dako po ng Middle East, noong kami na napunta po ng Middle East, mga minamahal, sa Dubai, mga minamahal, ang araw ng pinakalinggo nila doon is Friday. Eh, yung Friday natin dito, overnight po yun eh. Pero doon sa Middle East, yung Friday ang pinaka-Sunday. So yung Sunday parang Wednesday. No? Yung Sunday parang Wednesday. Yung Wednesday parang Friday. Ganun po yung nangyari. Yung Friday, nagiging Sunday, mga minamahal, dahil po sa sitwasyon. Pero yun na nga pong ating sinasabi, mga minamahal. Hindi naman araw ang sinasamba natin. Hindi naman Friday yung ating sinasamba. Hindi naman Sunday yung sinasamba natin. Hindi naman Saturday yung sinasamba natin. Ang sinasamba natin, ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng Hari, Prinsipe ng kapayapaan. Palapakan po natin, pinakamamahal na Panginoon, minamahal, everybody say, praise the Lord! Isaiah chapter 9, verse 6, mga minamahal, basahin po natin sa Isaiah kapitulo 9, 6, mga minamahal. The book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Amen. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Imagine, mga minamahal, so bata, pinanganak, lalaki, mga minamahal. At ang pamamahala, ipinanganak pa lang po itong batang ito, ating mahal na Panginoon. Ipapanganak pa lang, ito po yung pagka-prophecy nito, future pa. Ipapanganak pa lang, pero sinasabi na po ng Biblia, minamahal, na ang pamamahala ay ilalagay sa kanyang balikat. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. So mag-iisip ka, sino ito siya na ipapanganak pa lang, pero yung governance, yung pag-govern sa lahat ng bagay, pag-control sa lahat ng bagay sa mundong ito, sa buong sanlibutan, sa buong universo na nilikha ng Diyos, ay nasa ilalim niya na yung pamamahala. So grabe, ibig sabihin hindi ito ordinaryong bata. Totoo naman, dahil ang ating mahal na Panginoon, nang siya ipanganak, siya ay tao at the same time, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sabi ng Biblia, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, Wonderful. Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo, mga minamahal. Ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Bata pa, pero ang pangalan niya ay makapangyarihang Diyos. Amen? Amen? Kaya po, mga minamahal, hindi po ito naunawaan ng iba. Sino tong batang ito? Alam nila may anak, may ama. So, dalawa. Pero tayo alam natin na ang ama, siya rin ang nagkatawang tao, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal po, iisa lang ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sabi po rito, mga minamahal, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. Isa lang ang Diyos. Pagkatapos, siya pa yung walang hanggang Ama. Bata po ito, pero walang hanggang Ama. Kaya po, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ang Pangulo ng kapayapaan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nagsiselebrate po tayo ng Christmas. Yung pinaka bottom line, yung pinaka heart, yung pinaka pinakalaman, mga minamahal, pinaka essence ng ating pag-celebrate ng Pasko, dahil sa araw na yan ipinanganak ang ating nag-iisang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pasabi na ating mahal na Pastor, for me, Christmas is my adoring Christ, my adoring Savior.
Sabi mo na ating mahal na pastor, Christmas for me is Christ my adoring Savior. Kaya hindi lang Pasko na ganitong panahon mag-celebrate ng Christmas kasi meron kang tagapagligtas. Meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, pwede kang mag-celebrate ng Pasko araw-araw dahil araw-araw kasama po natin ang prinsipe ng kapayapaan. Araw-araw kasama natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kapaga, minamahal, nagse-celebrate lang tayo ganitong season dahil hindi naman tayo against na pag-celebrate ng Christmas. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman tayo against. Tayo nagpapasalamat nga, minamahal. Araw-araw pa nga. No? Yun nga lang, mga minamahal, minsan dumarating yung tinatawag nila na Christmas bonus pag December. Kaya, kumbaga, may konting nakasanayan na ba? Nakasanayan na. But, tandaan niyo po, mga minamahal, hindi natin sinasabi yung petsa o araw sapagkat wala nga po sa Biblia, wala rin makapagbibigay. Kumbaga, nagsa-celebrate lang tayo dahil kung yung mga nasa sanlibutan yan, nagsa-celebrate. Wala nga silang kapayapaan. Wala nga silang pagbabago ng buhay. Hindi nga nila naranasan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi nga nila naranasan yung provision ng ating mahal na Panginoon. Nagsa-celebrate nga po sila. Tayo pa, hindi mag-celebrate na pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Baka palakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Diba, ipinagsisigawan pa nga natin sa pulpito, sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Amen? Na dito tayo nagbago, dito tayo gumaling. Sinong hindi maglilingkod sa nakita natin mga himala? Di lalo na yung magpapasalamat dahil may Diyos na ipinanganak para sa ating kaligtasan. Nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So He's the Prince of Peace. At sabi po rito, mga minamahal, our Lord Jesus is the propitiation for our sins. Propitiation for our sin. Yung propitiation na word sa Tagalog, mga minamahal, pampalubag loob. Pampalubag loob. Ibig sabihin, yung ginawa ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Walang siyang ipinanganak. Iningatan niya po yung pamumuhay na may kabanalan bilang tao. Siya po ay hindi nasumpungan ang kasalanan sa kanyang bibig. Wala rin po siya. Malinis, mga minamahal, na pamumuhay na may kabanalan. Dahil siya ay Diyos at tao. Kaya, minamahal, nangyari po ito. Kaya, kasakatulad natin na tayo makasalanan, tayo marumi, tayo hindi karapat-dapat, pero malaki ang kaibahan mula nang tayo'y papagharian ng Banal na Espiritu ang ating mga buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Napakalaking kaibahan. Everybody say praise the Lord. Sapagat yung nanahan sa atin, hindi lang po na ikay maluluha, hindi lang po na ikay makakaramdam ka ng malamig na bagay o mainit na bagay na pupasok sa iyo pag madama mong presensya ng Diyos, kundi yung Banal na Espiritu na binigay ng mahal na Panginoon sa atin ay kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapangyarihan na magbago ng ating mga buhay. Kapangyarihan na tayo gabayan na lumakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan ng ating mga panalangin ay tutugunin ng Diyos. Kapangyarihan na kung may mangyayaring masama, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kasama mo siya. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin, magkasama po natin basahin itong 1 John chapter 2, verse 2 at 1 John chapter 4, verse 10, mga minamahal. 1 John chapter 2, verse 2 and 1 John chapter 4, verse 10. Hallelujah. From the book of 1 John chapter 2, verse 2. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Chapter 4, verse 10. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, minamahal. Mahal po ito po mag-bless sa kanyang mga salita. The Lord bless His word. Sabi ng Tagalog sa unang Juan 2:2, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Pangpalubag loob, mga minamahal. Pag parang pakonsuelo. Kumbaga, minamahal,
yung nagawa nating kasalanan, yung mga nagawa nating kamalian, kapag makikita yung ginawa ng mahal na Panginoon, pakinig po kayo. Kahit gaano karumi yung ating mga kasalanan, gaano kaitim ito, gaano kakapal, gaano tayo kasama noon, pag makita yung ginawa ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ito po ay napapawi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon kahit gaano kabigat. Yun po yung dahilan na sabi ng Biblia, yung ating mga kasalanan ay kinakalimutan ng Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya grabe, grabing blessing, mahamin na mahal na kapag mag-pray ka, didinggin ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka pinababayaan, hindi ka iniiwan ng mahal na Panginoon. Bagamat minsan, grabe na yung nararamdaman nating pangamba, takot. Pero maya-maya pa, parang pinapahiran lang yung ating mga problema. Parang tinatrapuhan lang yung ating mga suliranin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. So pangpalubag loob, nakakapalambot ng puso ng Diyos. Yung ginawa ng ating mahal na Panginoon, actually siya rin po yung gumawa nun para sa atin. Siya ay Diyos. Siya pa yung gumawa. No? Kaya nga po mga minamahal, sabi pa ng verse sa Bible, I am had sent me. Ako ang nagsugo sa akin. I am had sent me. Kumbaga yung sinabi ng mahal na Panginoon, dineclare ng mahal na Panginoon na pagliligtas, siya rin po ang gumawa. Siya ang nagkatawang tao, siya ang nagsakripisyo, siya ang namuhay na may kabanalan para maging karapat dapat kung ialay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Siya rin lahat ang gumawa. Pero gaano kabait ang Diyos? Tayo na nagtiwala sa Kanya, tayo na lumapit sa Kanya, tayo na umasa sa Kanya, ay nagtamasa na kinabang mga minamahal sa mga kabutihang ito na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala pong dapat ipagmalaki ang tao. Amen po ba? Amen po ba? Wala tayong dapat ipagmalaki. Everybody say praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lamang mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, hindi lang tayo na narito. Hanggang ngayon, open pa. Kumbaga sa arka, sa panahon ni Noe, bukas pa yung pinto. Kundi dang sa buong sanlibutan din naman, para sa lahat. Sa time na ito, bukas pa yung arka. Kumbaga sa panahon ni Noe. Pero darating ang time na isasarado na po ito. Hanggang ngayon, open pa. Pero darating ang panahon na isasarado na ng Diyos. Kaya maaaring may tatawagin pa ang ating mahal na Panginoon, may ililigtas pa ang mahal na Panginoon, at tayo naman po na nandito na, ingatan natin ang pagpapalang ito na tinanggap natin galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sabi ng 4, chapter 4, verse 10, 1 John chapter 4, verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Imagine. Ngayon, sinasabi natin, I love you, Lord. Mahal kita, mahal pa yung paglilingkuran kita. Pero, never po natin ito sinabi noon. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Never. Totoo. Tama po ba? Hindi nga tayo maka-praise the Lord eh. Hindi nga tayo maka-hallelujah. Yung pa yung I love you Lord. Kung masabi man po natin yun noon, baka sa labi lang, wala sa puso. Amen. Hindi natin ito nadarama noon, umibig sa Diyos. Pero nang sabi ng Biblia, siya ang unang umibig sa atin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Hinanap ka ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hinanap tayo ng Diyos, siya ang unang umibig. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na
pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Napakagandang pakinggan, mga minamahal, na hindi tayo karapat-dapat. Hindi tumawag man lang sa pangalan ng mahal na Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos ang lahat ng gumawa ng paraan para tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan at tawaging mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda, di po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya araw-araw Pasko. Amen. At kung nagsiselebrate ang sanlibutan ng Pasko, mas lalo tayo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ko lang iparating po sa inyo, mga minamahal, kasi meron pong mga some beliefs, naniniwala na hindi daw dapat maglalagay ng kanumang mga dekorasyon, pagpasko, kasi pagano daw yan. Yung mga Christmas tree, yung mga lantern, mga nakikita natin mga dekorasyon na sabi ng ibang pananampalataya, pagano daw po yan. Ibig sabihin ng pagano, yung pagsamba sa mga ribulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan yung pagano, hindi siya biblical. Pero tayo naman, mga minamahal, naglalagay man tayo ng ganyan mga dekorasyon, hindi naman natin sinasamba. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman tayo dyan lumuluhod. Hindi naman tayo dyan nananalangin sa mga lantern, mga Christmas tree, ano pa yun, mga dekorasyon lang, palamuti ba? Palamuti. Kumbaga, parang yung spirit ng Christmas. Pero kahit wala yan, kahit wala yung mga lights na yan, kahit wala na yung mga Christmas tree na yan, kahit wala pa yung mga parol na yan, yung meaning ng Christmas nandito sa mga puso natin, mga minamahal. Yung kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Amen! Pagpanahon ng Pasko, kailangan pa ba ng Christmas tree para magpasalamat ka sa Diyos? Kailangan pa ba ng mga parol, mga lantern na para magpasalamat ka sa mahal na Panginoon? Hindi, Pasko. Kailangan pa ba ng mga lights? Hindi na. Ang kailangan, ang puso mo at ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig mo sa Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, yung iba, mga ibang pananampalataya, masyado silang natitisod. Na-stumble sila. So hindi man natin sila pwedeng pilitin. Kaya akala nila, maliban na lang, ito talaga yung hindi pwede, mga minamahal. Kung may mga ribulto, mga imahen, mga santos, nasa paligid mo, mga minamahal. Yan talaga, hindi yan dapat ilagay sa bahay mo. Hindi yan dapat papasok sa tahanan mo, yung mga imahen na yan, mga ribulto na yan. Dahil kasuklam-suklam yan sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na meron kang ibang sasambahin maliban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Tamang pagsamba sa Diyos, ang tamang pagsamba sa Diyos, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Makapalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, maging kayo, winawarningan namin kayo, mga minamahal, na minsan may mag-invite sa'yo, papasok kayo sa simbahan na may mga ribulto, may mga imahin, papasok kayo doon kasi naimbitahan kayo ng binyag, kasal. Huwag po kayong papasok, mga minamahal. Huwag po kayong papasok. Dahil akala nyo lang tahimik, pero pugad yan ng masamang espiritu. Pugad po yan ng mga masasamang espiritu. Dahil yung pumapasok sa mga ribulto na dinadasalan, masamang espiritu. Kaya ayaw ng Diyos na sasali tayo. Meron pa kayong isi-share lang sa inyo, minamahal, saglitan lang natin, para lang as a reference. May kapatid tayo na may inaasikaso siya sa Dako ng Leyte, may inaasikaso sa siyudad, eh pagka alas 12, alauna, ganyan, naghahanap siya ng mapapahingahan. Eh akala niya, hindi naman nagsabi sa amin, doon siya nagpapahinga sa simbahan na yon. Na may mga ribulto, tulog-tulog siya doon. Nagulat na lang po siya, paglipas ng ilang buwan, bumalik yung sakit niya sa puso. Di nagpa-counsel. Sabi ko, bakit bumalik yung sakit? Kasi ganun daw po yung ginagawa niya. Sabi ko, hindi dapat. Kasi kahit hindi ka sumasamba, lugar yan eh. Vicinity nila yan eh. Amen po ba? Lugar nila yan. So dapat wala ka dyan. Diba sabi ng Biblia, alisin nyo yung mga maruming bagay sa inyo at tatanggapin ko kayo, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Nung in-stop niya yung pagpapahinga doon, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos, mga minamahal. Kaya, nasama lang natin po ito, minamahal. No? So, yung mga decoration, wala po dyan yung puso natin. Yung pagpapasalamat natin sa mga lapin araw ng Pasko, wala sa mga dekorasyon. Palamuti lang yan. Ang totoong pagpapasalamat natin, araw-araw sa binibigay ng Diyos na buhay at kaligtasan na galing sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Meron nga po tayong mga crusade, no? Sa Maynila noon, ating mahal na pastor, nagkukrusada. Araw ng Pasko. Sa Baguio City, araw ng Christmas, mga minamahal. No? Nagkukrusada sa Manila, nagkukrusada araw ng Pasko. Kasi yung puso ng tao, pag ganitong panahon, yung mga puso ng tao ay parang open. Dahil nga sa paniniwala ng kapanganakan ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, maging ang mga tao naniniwala na may Diyos na nagkatawang tao. Maraming naniniwala. Ang problema lang yung kanilang pakipagrelasyon sa Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga minamahal, tayo po ang gagamitin ng mahal na Panginoon para i-share sa kanila na ang Diyos na nagkatawang taong ito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kapag magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, pakipagrelasyon sa Diyos, mga minamahal, makikita mo yung kaibahan na ang Pasko pala, hindi lang December, kundi araw-araw ay Pasko, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At kung sa araw naman po, mga minamahal, kagaya ng sinabi ko kanina, mga minamahal, hindi po araw ang tinitignan ng mahal na Panginoon, kundi yung ating pagsamba. Kasi sabi nila, linggo rin kayo, kasama kayo sa doktrina nila, kasi linggo nga yung ating pagsamba, pero hindi naman tayo sumisimba sa mga sumasamba sa mga ribulto. Amen po ba? Amen po ba? Wala naman dito mga santos, wala naman dito mga imahe na sinasamba natin. Linggo nga, pero ang sinasamba naman natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa Espiritu at Katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kasi baka makarinig po kayo ng mga ganong teaching, mga minamahal, mainam na na meron tayong ganong knowledge, ganitong knowledge. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, ang Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, yung araw Sabat, mga minamahal, ang Panginoon ng Sabat. At kung pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng Sabat, Sabat means rest. Makasumpong ka ng kapahingahan sa araw ng Sabat. So kung iisipin mo, mga minamahal, kung sa araw ng Sabat, makasumpong ka ng kapahingahan at ang mahal na Panginoong Hesus, siya ang Panginoon ng Sabat, ibig sabihin, hindi araw ang mahalaga, kundi ang mahal na Panginoon na nagbibigay ng totoong kapahingahan, mga minamahal. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Ito pong sinasabi nilang kapahingahan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pong sinasabi nilang kapahingahan, yung pong i-dedicate nila yung araw para sa Diyos. Medyo stricto lang yung kanilang pamaraan, medyo kulang pa sa Old Testament kasi ni hindi sila magbukas ng bintana, ni hindi sila magluto no araw ng Sabat, minamahal. Pero, magtataka ka, pag may kambing o may mga tupa, may mga baka sila na mahulog sa pangpang, ililigtas nila. Kaysa naman mamatay. No? Ililigtas nila. So parang nagiging hipokrito sila na kapag may gumawa sa araw ng Sabat, bawal na sa kanila, masama na, evil doer na. Pero pag mga baka nila, mga karnero nila, mahulog sa pangpang, ililigtas nila. Imagine. Di ba? Hypocrisy. Kumbaga wala sa tamang lugar, mga minamahal. Kaya ang totoong Sabat, mga minamahal, dahil ang Panginoon ng Sabat, anong sabi niya po, minamahal? Those who labor and heavy laden, come unto me, and I will give you rest. Ye shall find rest into your souls. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, ang totoong kapahingahan, wala sa araw,
kundi nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaganda yung tinuro ng ating mahal na pastor. Araw ng panambahan, kung maaari mag-ayuno ka, maaari minamahal, dire-diretso ka rin sa gawain, at ating pananambahan, minamahal, maabot ng halos isang araw, mga minamahal, walang, alas 10 umaga, alas 3 hapon na minamahal, umaga, yung buong araw, mga minamahal, inaalay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang ating kapahingahan, dahil ang Panginoon natin, ang Panginoon ng kapahingahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin last verse, Mark chapter 2, verse 24 to 28, mga minamahal. Last verse po natin. The Gospel according to St. Mark chapter 2, verse 24 to 28. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? And he said unto them, Have you never heard what David did when he had need and was anhungered, he and they that were with him? How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread which is not lawful to eat but for the priest, and gave also to them which were with him. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not for this, and not man for the Sabbath. 28. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Amen. Sa Tagalog po mga minamahal, God bless you po sa kanya mga salita, minamahal. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito bakit ginagawa nila sa araw ng Sabbath ang hindi matuwid. At sinabi niya sa kanila, kailan may bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang siya'y mga kailangan, nagutom siya at ang kanyang mga kasamahan. Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiathar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kainin maliban sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. Si David po, minamahal, ito lang muna natin dyan, si David po pumunta ng temple. May mga tinapay doon na ang pwede lang kumain mga saserdote, mga Pharisee, mga priest. Everybody say praise the Lord. Sila lang pong pwedeng kumain noon. Pero nung pumunta noon si David, nagugutom siya, bawal po yun para sa kanila. Pero dahil nagugutom sila, minamahal, yung mga kasama niya, walang ibang naibigay yung high priest, kundi yung mga tinapay na yon na dapat para sa kanila. So, isipin mo mga minamahal, may masama ba doon? Yes, para sa mga Pariseo yung tinapay na yun, para sa mga saserdote, para sa mga pari. Pero dahil nagugutom itong mga lingkod din ng mahal na hari, mga minagugutom, praise the Lord, pinakain nila. So, ibig sabihin mga minamahal, ituloy natin pagbasa, 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao. At di ang tao nang dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo para sa ating mahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, minamahal, ang Sabat ginawa para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ang Sabat ginawa para sa atin, hindi tayo para sa Sabat. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang Sabat, which is rest, kapahingahan, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon, ang ating mahal na Panginoong Jesus, siya ang Panginoon ng Sabat. Siya ang Panginoon ng kapahingahan. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ang Sabat para sa tao at ang Panginoon ng Sabat ay ang ating mahal na Panginoon, ibig sabihin, mapopokus mo mga minamahal na kahit anong araw, pwede kang sumamba at ang dapat mong sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang dahil siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yung tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan, ito ay kapahingahan sa ating mga kaluluwa.
Nung tayo'y palayain sa ating mga bisyo, ito'y kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Nung ang ating mga karamdaman ay gumaling, ito'y kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Nung ang ating mga panalangin ay dinggi ng Diyos, ito'y kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Yung kagalakan na hindi mapaliwanag na bunga ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ito'y nagbibigay ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa, mga minamahal. Saan ito lahat galing? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ito, ating pong awitin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y umawit sa Kanya na may pagpapasalamat, mga minamahal, sa binibigay ng ating mahal na Panginoon na kagalakan sa ating mga puso. Kapayapaan na binibigay niya, kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Di po ba't pag nasa gawain tayo, tayo ay payapa? Di po ba't pag nasa gawain tayo, masaya tayo, mga minamahal? Di po ba't pag nasa gawain tayo, minamahal, alam natin na nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa ating pagsamba. Nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating mga pag-aawit, mga minamahal, sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon, ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po umawit, ating pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kahit po sa ating mga musician, praise the Lord, mga magpapaawit, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-usap ka at iyong dilika, lahat ng bagay ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay. At sa iyong ilagay ang unang tao, kahit ang aking kasala, inibig mo. Higit sa iyong mga magpapala. Diyos, ikaw ay pagkumurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Yes, O God. Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Sila susiyas na iyong pinalago sa buhay niya naman sa pag-ibig mo. Kapatayan ilang tagal nilupit mo. Ako'y namamaga sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga magpapala. Oh,
Kilala po natin ang totoong Diyos. Nakikilala natin ang tunay at buhay na Diyos, mga minamahal. Hindi natin may pagkakaila sa ating mga sarili, mga minamahal. Na totoong Diyos natin pinaglilingkuran sa pananagawain ito. Salamat sa mahal na Panginoon. May mga tunay siyang lingkod. Ating mahal ay mga ilis na
ating beloved Mama Dear, mga tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hindi na po panahon na ito ay Pasko. Subalit dahil sa kabutihan ng Diyos, araw-araw mga minamahal, araw-araw ay Pasko. Araw-araw nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Araw-araw ang pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. Araw-araw ang pupresyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Eh, wala tayong dapat idahilan. Walang dahilan, mga minamahal, upang tayo hindi maglingkod sa mahal na Panginoon. Walang dahilan, hindi tayo sumamba, mga minamahal. Matatapos na naman ang isang taon, alalahanin mo sa buong isang taon na ito, mga minamahal, alalahanin mo ang katapatan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin mo, mga minamahal, mabubuting bagay na binigay ng Diyos sa iyo, mga minamahal, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Minamahal tayo pinanalangin. Sama-sama tayo dumalangin sa mahal na Panginoon. Kasama ang pagpapasalamat, minamahal. Hallelujah sa araw, mga minamahal, kung saan ang ating mahal na Panginoon ay pinanganak. Praise the Lord na tayo nagkaroon ng dakilang kaligtasan, mga minamahal. Salamat, minamahal, at higit sa lahat na nakilala natin ang ating nag-iisang tagapagligtas. Nagbuhay na Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin, minamahal, po dakilan, mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y dumudulog sa trono ng biyay sa kalangitan, dumadalangin sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi sa araw-araw mula na kami iligtas mo, mahal na Panginoon. Salamat, 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 salamat sa dakilang kaligtasan, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang bayaran, O Diyos, mahal na Panginoon, sa mga sandaling to. Kami dumudulog sa trambiya, sa kalangitan dumadalangin sa iyo, sa punang panalangin ay mahal na mangilis na walis na Dalmeda. O Diyos, patawarin kami, mahal na Panginoon, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, mga sandali kami na sumama sa aming mga kamali at kahinaan. Patawarin kami at palayain, mahal na Panginoon, sa aming mga kahinaan. Patuloy mo kaming tulungan, mahal na Panginoon, samahan, maging sagana sa amin ang biyay at abag mo, mahal na Panginoon, hanggang sa pag-arap po namin sa iyo. Magpalain mo kami ang lahat, O Diyos, magalingin mo may mga karamdaman, lutasin mo may mga suliranin, bigyan ang katugunan ng mga dalangin ng bawat isa. Sa mahal na Panginoon, patuloy mo kami pagpalain, O Diyos, sa mga darating pang mga araw habang naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kami ang lahat sa material, physical, lalong-lalo na sa spiritual, O Diyos. Hallelujah! Sa makapagiriang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, minamahal. Ipatong po natin sa kamay, sa ating ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman po tayo. At kung tayo may mga kahinaan, taas ang dalawang kamay, sawayin po natin mga gawa ng kaaway na yan, mga minamahal. Hallelujah, magsita ka sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. O budikilan mo, pagmala namin Diyos sa maraming balaan, malapain Jesus, sa pako ng panalangin, minamahal at ginagalang bangilis sa ulis na dalmeda, malapain sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasawail at demonyo ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rayuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, demons of doubts, demons of unbelief, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, demons of homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be blessed, in Jesus' name we pray. Even and even, puri po ating dakilang Diyos, minamahal.
Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, and as a token of our faith, tayo po itatalon, mga minamahal, at sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ito yung makapangyarihan kataga, minamahal. Pag ito yung sinisigaw natin, mga minamahal, hallelujah, malapit sa atin, nasa atin, mga minamahal, ang kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya buong puso, tayo tumalon, isigaw natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you, mga minamahal. At tuloy-tuloy po tayo sa mga announcement, mga minamahal. Praise the Lord. Meron po tayong urgent announcement dito, mga minamahal. Praise the Lord. Meron na pong meeting ating mga beloved adult choir at finance at saka youth choir. No, adult choir, finance choir at saka youth choir. Huwag na muna umuwi, minamahal. Basahin niyo po sa screen. Pagkatapos ng ating panalagawain dahil meron po tayong meeting, mga minamahal. Para sa coming po nating Thanksgiving party, mga minamahal, December 26, 2023. Tuesday po ito, minamahal, no? Oh, minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, upo muna kayo, mga minamahal ko. Praise the Lord. Upo na tayong alis, mga minamahal, sapagkat mga ngaruling po yung mga beloved workers po, mga minamahal. Praise the Lord para sa ating pong Thanksgiving at sa mga manggagawa, minamahal. Ito po'y depende lang po sa hipo na inyong mga puso, kaya tinatawagan po ating mga beloved co-workers, please come forward, minamahal. Hindi kami gaanong marami ngayon, minamahal, dahil nasa outstation po yung iba. Praise the Lord, kaya tinatawagan ko po ang ating mga pamanggagawa na umakyat po, mga minamahal. Praise the Lord, at kami po ay mga ngaruling sa inyo, mga minamahal. This is only once a year. Praise the Lord, at sa dikta lang po ng inyong puso, mga minamahal. No? Praise the Lord, na a blessing na gusto niyo pong i-share sa mga manggagawa, mga minamahal, na ma-inspired din po, mga minamahal. Sana araw-araw, minamahal, sa turo ng ating beloved normal pastor, Willy Sad Almeda, beloved Mama Dear, minamahal, na sa tuhod ng mga pananalangin, praise the Lord, na magamit kami hindi karapat dapat, minamahal, no? Kahit sabihin lang po maging katuwang, eh, hindi pa kami karapat dapat, mga minamahal, pero hindi po ito kalooban ng tao, minamahal, para sa amin. Kundi ito po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, praise the Lord, awit po kami ng mga Christmas song, mga minamahal. At meron po tayong box dito, mga minamahal. Praise the Lord. Ito po ay ibibili po ng pangkain, mga minamahal, at ibibili ng mga exchange gift ng mga workers po. Kaya ito po ay minsan lang po sa isang taon, mga minamahal, kung saan tayo po ay magsa-celebrate ng ganitong actually, ulitin ko po, mga minamahal, ito po yung ating nakasanayan na po kasi, mga minamahal, but we know the real meaning why we celebrate Christmas. Alam po natin yung pinakadahilan bakit po tayo nagdaraos ng Pasko. Ito na ba lahat? May mga coming soon pa. Praise the Lord. So, mga beloved co-workers, mga minamahal, awit po kami sa inyo, mga minamahal, ng Christmas carol. Ulitin ko po, mga minamahal, may meeting po ang ating beloved adult choir, youth choir, single choir, finance choir po, at ang ating panalagawain. At may Christmas party po Tuesday, December 26, 3 p.m. dito sa Pastoral House po, minamahal, no? At lahat po, we encourage all the brethren, minamahal, lalo na kung hindi pa kayo busy, sa December 26, Tuesday po ito. Invited po lahat mga brethren na umattend, mga minamahal, at kung meron po tayong maishishare, mga minamahal, na pagkain,
Mga minamahal, praise the Lord po. Pagpalain na kayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At we will start at 3 p.m. Alas 3 po ng hapon, mga minamahal, ang ating start, no, December 26. Kaya, minamahal, sa mga kapatiran po, lahat po, minamahal, ay invited po, mga minamahal. At magdala lang po tayo ng ating masyashare, bring the bring, sabi pa nga, minamahal, no? Ano ito yung ating madadala, minamahal, na masyashare po natin sa ating mga kapatiran, sa mga choir members. So, it will be on December 26. December 26, minamahal, 3 p.m. No, dito po ang ating venue. Alas-tres po ng hapon sa Pastoral House. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Masaya po ba tayong lahat, mga minamahal? Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Dapat kung masaya sila yung mga hindi pa nakakilala sa mahal po, dapat mas doble tayo. Amen po ba? Triple pa. Everybody say praise the Lord. So habang kami umaawit sa inyo, wala nang magsasalita at ayaw na nilang magsalita. Ayaw na nilang magsalita. Kakanta na lang daw po, mga minamahal. Praise the Lord. So, habang umaawit po kami, minamahal, andyan po yung ating box, mga minamahal. Amen. Christmas and a happy
Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day, oh. Even the man who is everything would be so happy, it's filled with grief. Give love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is there than love. But the world needs His love. Yes, the world needs Your love. Why don't You give love on Christmas Day? Everything would be so happy if You would bring all the love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is there than love. No greater gift is there than para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! God bless you po sa ating mga beloved co-workers. God bless you po sa inyo pong lahat. Minamahal at talagang nadarama po namin yung inyong pagmamahal sa mga magagawa. Alam niyo po, minamahal, magmakita lang namin kayong patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mainit na naglilingkod, pinagpapala. Kayamanan na po namin yon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, minamahal. For how many years? And for all the blessing that the Lord given to us, itong ating bahay-sambahan, sariling bahay-sambahan, mga minamahal, pastoral house, everything na binibigay ng mahal na Panginoon, talagang totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Alam po namin, pinagpala ang gawain dahil pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. So December 26, mga minamahal, Tuesday, 3 p.m. po. At invited po lahat. At meron tayong exchange gift, mga minamahal, sa Tuesday. Yung pong amount ng gift is 100 pesos po. Kaya kung sasali po kayo, magdala na po kayo ng gift worth 100 pesos. Pwedeng pataas, minamahal. Praise the Lord. Unisex daw po, minamahal. At o kaya ipang souvenir. Siguro kahit pang souvenir na lang po, minamahal, no? Worth 100 pesos. Yung nakabalot na pag-exchange gift po, mga minamahal na pang souvenirs, no? Minamahal at we invite everybody, we encourage everyone to attend kasi meron po tayong raffle, mga minamahal. Meron mga prizes po kayong pwedeng mapanalunan. Malay nyo, manalo po kayo ng house and lot, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi po, meron po tayong mga prizes, no? At kaya magsasaya po tayo, minamahal, at hindi lang po dahil sa mga bagay nito, kundi magsasaya tayo dahil niligtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ating dakilang Diyos, minamahal, at without further ado, mga minamahal, yung ating gawain po next week, the same din po, Wednesday, Thursday, no? Yung ating pinaka-Friday, Thursday po, and then pinaka-Sunday po natin is Saturday po, mga minamahal, para pagka 31, eh kayo po ay nasa inyo na pong mga sa inyong mga houses na po, minamahal, no? Kayo lalo na yung may mga family get together,
So, Wednesday, Thursday, Saturday. Okay po, minamahal? Same po ngayon. Everybody say praise the Lord. Pero by January po, mga minamahal, back to normal po tayo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. So, kung wala na pong karagdagang announcement, ating GMC, Cebu Central Visayas, minamahal, kung napapanood itong ating kuhain sa Pitalo, sa Facebook, GMCM Cebu Central Visayas, sa main church naman po, GMCM Central Church. Alam niyo po, manood din po tayo dahil nakaka-bless po, marirevive tayo mga minamahal sa mga gawain sa main church. Jesus Miracle Hour po natin, except Wednesday and Friday po. Every night po ito, means 8 to 9 mga minamahal, ating Jesus Miracle Hour. At minamahal for prayer and counseling, ito po yung ating mga number. Kontakin niyo lang po, mag-text mga minamahal. Praise the Lord para kayo po ay aming mapaglingkuran. Purihin natin mga Panginoon, kung wala na po tayong karagdagang announcement, tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama tayong manalangin sa ating mga Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, upang tayong lahat ingatan pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Binibigay po pagkakataon sa ating mga kapatid, Bilad Brother Larry Delbo, para sa ating closing prayer. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay tumayo at tayo manalangin po. Salamat sa ating pagkatapos. God bless you po at ang beloved Richard Abad, mga Panginoon. O po, tagilang magpahalap ng mga Diyos, mga Panginoon sa lahat. Sa pangalan pinakamamahala Panginoon, Sus, mahala Panginoon. Labis-labis po ang aming taos pusong pasalamat pinabot namin sa iyo, mahala Panginoon. Sa natapos ang gawain nilang isang mahala Panginoon. Maraming salamat sa paglangis mo, mahala Panginoon. Mula kanina hanggang sa mga to, sa mga awitin, mga kalangit, joy, pulusong, suli, masulong awitin. Maging sa pabuhay na patutuwa ang kapitpatiran, paano po sila pinagpala, mula po sila naglingkod. Siyo mo lang sa paggawain, malapain. Maraming salamat po, malapain. Salamat din po, malapanginoon, sa pagpaliwanag, sa ikpatandog, sa mga kapatira walang sawang nagbibigay, sa ikpatandog ito ginagamit, siyo mo lang gawain. Maraming salamat po, malapanginoon. Maging salawitin mga choir, malapain. Salamat sa mga malapanginoon. Siyo matamis ang presensya, malapanginoon, pinadama mo sa amin, malapanginoon, hallelujah. Lalong higit, malapanginoon, salita na din lapos sa amin, mahal mga aral, sa hapong ito na sibling pagkain, siyempre nabigoy sa aming kalakasan, sa paglingkod namin, siyo malapanginoon, sa habang ito, mala Panginoon, sa aming temporary pagkawala, may isang odalangin, may nagalang, mala Pastor Willie Serrada, mala Panginoon, iwalay mo bawat sa dakilang presensya at pag-ibig sumasami sa mahal mo kami, sa pag-uwi, mala pag-ingatan bawat sa aming mga isang patira, mala Panginoon, sa pag-apagtawin ng mga daanan, sa pagsakay ng mga sakyan, sa mga patiran po na may mga sakyan, sa kanilang pagmamaneho, mala pag-ingatan mo bawat sa aming mga Panginoon, makarating po kami sa mga kanyang tahanan na ligtas po, mala Panginoon, at sa araw, mala Panginoon, sa araw ng Miyerkules, ibalik mo bawat sa aming kawin ang magsambahin sa Espiritu at katotohanan itong samod na langin sa matamis at makaparehan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating mahal na kapatid, Blood Brother Larry. Minamahal, magkamayan po tayong lahat. At we love you so much po. But our dearest Jesus loves you more. Ingat po tayo mga minamahal sa ating pagtawid sa makalsada, pagmamaneho, magpray po muna bago magbiyahe mga minamahal. Praise the Lord. At Adult Choir, Finance Choir, Youth Choir, meron po tayong meeting mga minamahal after po natin gawain. God bless you po. We love you so much. But our dear Jesus loves you more. God bless us all.